dito sa Letters and Music, ang napakahusay, super talented, Miss Donnalyn Bartolome. Hello! Thank you po! Salamat na imbitahan niyo ako ulit. Naku, ikaw lang lagi hintayin namin. Anytime na gusto mo nang mabumisita ulit dito, abag go ka lang ng go. Kahit na sarado na to ng madaling araw, gusto mo lang ng madaling araw. Sige yes, po. Noted. Papabukas natin to para sa sa'yo. Pero syempre, ito ha, merong surprise para sa atin si Donnalyn ngayong hapong ito. Pero bago natin ipaalam ang surprise na ito, ito muna, may questions muna yung mga ka-letters and music okay natin. Po, okay. Okay, simulan na natin yung mga katanungan. Mula kay Jeremy Kent Leyva, sabi niya, Ate Donna, can you give us an advice on how to find the person that you will love in your life? Hashtag letters in music. Nako, usapang oh love advice. Parang ang hirap naman nun. Parang paano makakahanap ng taong mamahalin mo? Kasi di ba dumadating yan, hindi yan hinahanap. Pero siguro, ano na lang, wag ka na lang picky. Ganun. Wag ka juicy. Para makahanap ka, di ba? Ayun, yun na lang. Dapat yung standards tumutugma, di ba? Dun sa, ganun eh, no? Pero syempre, wag naman yung ibababa natin yung standards yes, natin. Wag naman ganun. Pero yun nga lang, sometimes kasi, too much naman. Correct. Ikaw ba, ano bang hinahanap mo sa isang guy? Siguro yung ano, yung mabait. Lahat naman eh, di ba? Oh. Mabait, tapos mabango, ganun. Yeah. Paano kung mukhang mabango? Paano kung mukha siyang mabango, pero paglapit mo hindi pala. Eh, ayoko nun. Parang ang hirap naman nun. Ang hirap ng basta yung naliligo. Ayan. Hindi juicy. Importante yan, importante. O hindi naman. Siyempre, di ba, ang pagligo naman, hindi mo kailangan maging famous or hindi mo kailangan marami kang pera para magawa tama mo yun, di ba? Tama. Lahat ng tao kayang gawin yun. Yes. O ito naman, question ni Angelica Madamba. Sabi niya, paano nyo po na-improve yung voice nyo para maging isang singer? At ano po ang maibibigay ninyong mensahe para sa mga taong gustong maging katulad ninyo na isang magaling na singer? Hashtag letters in music. O ba nag-voice lessons ka before? I wouldn't say na parang napakagaling kong singer. Mm-hmm. Kasi para sa akin po, parang yung boses ko naman, it's nothing, hindi po siya yung pamabiret or anything like that. What I just did siguro is parang nag-write na lang ako ng songs. Ayan. Para kasi sometimes it doesn't matter na parang kahit ikaw pa yung pinaka magaling kumanta, kung yung songs mo naman hindi maganda, parang walang bearing yun. So parang pero kung gusto mo talagang gumaling kumanta, voice lessons is a way to go talaga. I did that pero bata pa po ako. Di ko po pinlana to eh. No? Naging singer ako. So ngayon, ito naman, okay naman po. I think naging singer po ako more on the songs because of the songs I write. Yes, yes. Rather than the voice. So yun po. Ay, pero ito nung bata ka, kasi sabi mo, hindi mo na-imagine na magiging singer ka, hindi mo po pinlano. Pero nung bata kasi, pag tinatanong ka, Donna, ano gusto mo maging paglaki mo? Gusto ko maging doktor nun. Kasi yung lolo ko po, may sakit siya. Uh-huh. Tapos sabi ko, gusto ko siya pagalingin. Aww. So yun yung ginusto ko nung bata ako, yun yung sinasabi ko po lagi nun. Pero nung lumaki na ako, hirap pala ng gano'n. Uy, pero malakas makagamot ang music. Yeah, totoo diba po yan. Diba? Napakagandang therapy ng music. Lahat ng emotions na meron kakaya kanyang damayan. Diba? Totoo po yan. Ito naman na question ni Neil Agbada. Sabi niya, Hi Donnalyn, kailan ka po ulit naming mapapanood sa TV at pelikula? Hashtag letters and music. Sa this end of the year, wala pa po. Ah. So possibly next year, so 2019 na. Ano ba to? Kasi, TV or pelikula or both? Hindi ko po alam. Hindi ko po sure. Pero sa ngayon po kasi nagpo-focus ako sa album. Aha, aha. So a lot of MVs, music videos yung pwede nila pong abangan. Ayan. Eto, medyo ano, na-miss din natin yan, diba? Mm-hmm. Yan ang gusto natin na naglalabas na magagandang awitin si Donna. Pero ito yung nauna mong song. This is also part of your album. Opo, yung sabi niya. Opo. Ang galing, no? Para, ito, anong naging hugot ni Donna nung isinulat mo to? Ikaw nagsulat nito. Opo, opo. Madami po. Madaming hugot. Mukha nga eh. Hindi, kasi syempre, yung mga friends mo magkukwento sa'yo, tapos may sarili kang experience na ganun. So yun, parang pinag-merge mo yun, tapos you create that song. Ano yung, pag kinakanta mo yung part, pag kinakanta mo dun sa part ng song, ano yung parang natatamaan ka talaga? Yung part na
bakit di ka naawa? Bakit di ka naawa? Ay, grabe naman, no? Matinding hugot ito. At saya din ang ano. At least, di ba, yan ang masaya kapag ka may friend kang songwriter. Yung mga experiences mo. Mapupunta sa song. Di ba? Na ilalagay sa song. At nagiging an na to eh. Nagiging pang forever na to eh. Kasi di ba, once maglabas ka ng song, ito na yung iiwan mong legacy, kumbaga. Oh, di ba? Ma-immortalize ka in this way. Ma-immortalize. Yeah. Mismo. Nakuha mo yung term. Di ko maisip eh. English kasi. Pag Tagalog, maisip ko yun eh. But anyway, nako, bago pa natin ipagpatuloy ang ating pakipagkulitan with Donna, eto, may ibabahagi siya sa atin na isa pang awitin. At kailangan niyo pakinggan to. Kasi parang sagot ba to? Sagot ba to dun sa ano? Actually, saan po? You can ask me anything. Sagot ba to sa awitin ni Sir Andrew E? Hindi po. Originally, hindi po. I actually asked him to collab with me. Pero dahil po magkaiba kami ng labels, hindi po pwede. But naisip ko, hindi naman, pwede ko siya ilagay na lang sa song. Eh, parang ako na lang yung kakanta ng name niya. Ayan. Para kaya ako nalagay yung name niya doon. Tsaka fit din po kasi sa lyrics. Correct. Hindi kasi syempre, di ba, yung may song si Mr. Andrew E, yung humanap ka ng pangit. Pero ito para may gina-justify. Parang ano eh. Di naman lahat. Di naman lahat. Kaysa ako dito. Di ba? Ay, totoo yan. Kaysa ako ni Donna, dito siya, ano, sentimento namin na to. Grabe. Huwag kayo ganyan sa amin, guys. Pero kung ano yung sinasabi ko, hindi lahat kami magaganda. Sasaktan kayo, guys. Huwag kayong ganyan. At may iba pang mga walang karapatan, sila pa talaga yung nananakit. Ganun! Ay, pero ito, interesting song to eh. So, manakuha yung inspiration. Sino ba itong... Meron ba? Parang ang tagal actually itong song na to, parang 1 year old na po to. Talaga? So hindi ko lang siya na-release agad. Gusto ko po kasi sabay-sabay lahat ng songs. Oo. Parang naisip ko lang po, parang hindi lahat naman ang magaganda, sasaktan ka lang. Parang wala pang gumawa ng ganung kanta na parang ganun. Oo nga. Tsaka yung most ng mga American songs talks about women na ganun. Oo. Na parang pag maganda sasaktan ka. Yung mga ganun po, a lot of American songs ganun. So I thought Ito naman eh, medyo ano, anong tawag doon, medyo ano natin, ipagtatanggol natin yung mga magagandang tulad natin. Yes, kasi di naman talaga lahat. Correct! Teka, dalawa kami ni Donna dyan na hindi gano'n. Pero eto ha, bago natin pag-usapan itong surprise album ni Donna, meron tayong ipa-flash na photos sa ating screen. Okay. At eto, kwentahan mo lang kami kung ano ba yung meron sa photo na to at ano ba ang special sa litratong ito. Kaya simulan natin. Okay, surprise to ha? Oo, surprise to. Game okay. ka na mo. Game sige, na. Sige, dahil dyan, picture number one. Ay, sabi. Kailan natin ito kinunan? Ito, kailan ito? Anong ganap dito sa picture na ito? Press conference po ito ng Cry No Fear. Yun. Movie namin ni Ella Cruz dito. So, congratulations, yan. By the way. Thank ito, hindi ako nagkakamali. Yun yung huling bisita sa atin ni Donnalyn. Pinromote ang pelikulang Cry ako, No Fear. Ako. Yun po yun. Nagpo-posing kami dalawa. Oo. Sa aming outfits. Oo. Dapat dyan, abangan din natin kung ano next outfit sa next film ni Donnalyn. O, dahil dyan, next picture, please. Ayan. Nasa fountain. Your Place or Mine na movie namin ni... Ay, movie namin ni... Movie yan ni Andy Eigenman. Aha. Nandiyan din si Brad Jackson. Sa ibang bansa ba to? Ito ba yung hindi sa po. Ano sa London? Hindi ano po, ba hindi sa po. Paris? Hindi ba yan? Hindi, parang school lang yan dito sa Pilipinas. Ah. So pinsan niya ako dyan. Nako, exciting to. Yeah. Oh, next picture. Oy! Ang sabi? Hindi ko na maalala yan. Alam niyo ako, eto, alam ko yan eh. Familiar yung background na yan. At syempre, ang Letters and Music Studio, ayan, nag-e-evolve yan. At ito yung simula pa lang ng evolution. Ah, okay. Dito pala first. Hindi ko na maalala. Diba? Akalain mo yun. So, kakaibibase pa to. Kakaibibase pa to. Oh my God. Ang tagal diba? Na. Nah,
nakalungkat pa natin sa baul yan ng letters and music. Oh, ang laki na ng difference, diba? At ito, last photo. Ayan. Parang kilala ko tong... Ano, Phil Pop to. Yes! Yan. Kasama with my collaboration with Ramiro Mataro. Yan. Kamusta na kayo ni Ramiro? Okay naman po. Nag-ano ba kayo? Nagkakatrabaho pa kayo? Hindi po kami nakakapagtrabaho. Talaga? Ay, pero ito, ikaw ba? Since ito, naging interpreter ka na ng Phil Pop at magaling ka rin magsulat ng kanta, ikaw ba? Willing ka pang mag-join ng mga competitions at isapak sa competition yung mga awitin mo? Hindi ko alam. Parang mga 1 year na preparation yan. Matagal po kasi ako magsulat. Talaga? Opo. At least, diba, napagtutunan mo talaga ng panahon? Opo. Ikaw ba yung tipong pag nagsulat, hindi mo natapos ngayon? Hindi mo siya babalikan kasi hindi na siya magiging tuloy-tuloy at natural. Opo, ganun po. Hindi mo pipilitin. Dapat parang po hindi mo siya matapos, okay, balikan mo siya kapag nasa mood ka next time. Kasi hindi talaga maganda kalalabas. Ano ba ang mood ni Donnalyn para makapagsulat ng isang magandang kanta? Pag malungkot, kahit maganda yung song, ano, kahit masaya yung song, ano, kailangan malungkot ako. Parang talaga? Ganun. It's like a letter to myself. Mm-hmm. Kasi na parang, hey, parang chin-cheer up ko yung sarili ko. Ganun. Galing. Parang nakakatuwa. Ganun. Yan din ang maganda, no? Ang nagiging outlet mo yung pagsusulat ng awitin. No? Mas nakikilala ka namin lalo through your songs. O, di ba? At dahil siya, pag-usapan natin ang surprise album ni Miss Donnalyn. Ito ba yung 1 year in the making? Opo, ang tagal na nito. Oo. Actually, parang 2 years na po since I last released an album. So, ano, ang tagal pong inantay to ng Donnalyn Inspired and everyone else who supports my music. Sobrang tagal ko siyang sinulat kasi yung iba po, like nag-record pa rin po ako sa States sa yung ibang songs ko doon. Wow. I collaborated with an American producer para lang makarelease ako ng magandang English song. Kasi napansin ko po, may mga nagko-comment sa songs ko dati na hindi daw nila naiintindihan because they're not Filipinos. So I thought I'd give them something na maiintindihan nila. So yon, kaya nagtagal din yung album. But finally, it's out. So, ayun! Sana pakinggan nila. Ito, ano ba ang difference nitong surprise album sa previous album ni Donnalyn? Ito ba, meron ka bang pagbabago in terms of sa genre ng tugtugan? Or eto ba, may tema ba ito na ito'y patungkol sa mga heartbreaks? Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat. Meron po kasi syempre yun yung parang karamihan po sa songs natin is about love. So I do have that also. At meron namang hindi. Meron parang may HBD, his happy birthday na song. Kasi parang pansin ko wala pang gumawa ng kanta na parang birthday. Pag-birthday ng tropa mo, ganon. Yeah. Tapos, I actually explored sa genre-wise. Mm-hmm. So, ano, yung sabi niya kanina is different from di lahat. Yung gano'n. Tapos may R&B-ish din po dyan na song. Yung hindi ako. Tapos, basta, I'm exploring because tinitingnan ko rin po kung saan mas bagay yung boses ko or anything. Yung gano'n. So, kaya din surprise siya kasi... nung ni-release ko siya, walang announcement. Walang may idea parang, talaga na mag-release ka. Parang surprise lang. Parang ganun lang din yung life. Surprises. Nakita ko nga sa tweet mo na parang may surprise. Ganun. At ito na nga yung album. Kumbaga parang walang usap-usapan na mag-release ka ng album. Opo, abangan to yung album. Walang ganun eh, di ba? So biglang boom, album. Ganun lang. Surprise. Galing. At na-surprise talaga lahat ng iyong mga followers. Kaya naman ito, paano ba natin masusuportahan ang mga single ni Donnalyn at ang iyong album, saan ba natin pwede ma-download, ma-stream? Yeah, actually, mapapakinggan niyo po siya sa lahat ng digital platforms. Mm-hmm. And abangan niyo po yung music videos. Dalawa pa lang po yung music video ko sa album na to. So sabi niya, Atita Tama Pa Ba O Tama Na. You can check that out on YouTube. Mm-hmm. Yung lyric videos din po ng surprise album. It's out already. So yun po, pakinggan niyo po siya sa lahat ng pwede niyong pakingganan. Ayan. Uy, pero ito ha, kasi full album to. Para lang may aabangan din ng ating mga ka-letters in music. Ano pa sa song sa album ang talagang masasabi mong paborito mo bukod dun sa mga nailabas mo ng single? Pwede natin, pag dinownload natin, hanapin natin yung song na yun.
ano po ba? Baka HBD. HBD. Okay po, yung HBD, ano po kasi yun eh, parang birthday ng friend mo, so magpa-party kayo. Yeah. Magsisimula na kayong mag-celebrate. Yung ganun, parang hina-hype mo siya na parang, ito na, birthday mo. This to, is ganun, it, this ganun. Is it. Oo, party tayo. Kasama ko dyan si Smuglas. Kasama ko si Pio Balbuena, si Basilio, at saka si Zaito. Mga OG rappers, So, actually, siya yung most played ko sa Spotify. Ang saya nito. Thank you so much. Oh. So, yun po. Pakinggan niyo po. Masaya siyang song. Amazing. Dapat natin pakaabangan at syempre, stream na natin sa Spotify. Pero ito, dapat pa nating abangan upcoming shows and events ni Donna. Actually, may tour po ata yung Viva. Mm-hmm. Viva Artists Playfest po siya. Wala pa po akong exact dates because they're still fixing it. So, please, follow nyo na lang po ako sa accounts ko. Ayan, biglang lumitaw dito. Follow nyo na lang po ako dyan and I will update you guys sa future shows. At syempre, ito naman, ano naman ang message mo to all your supporters na talaga namang andito pa rin, nakasuporta pa rin, nakaabang sa lahat ng mga darating kay Miss Donnalyn. Siyempre po, pagpapasalamat sa kanila kasi sila po yung dahilan kung ba't ko ginagawa. I mean, yun yung purpose ko to make you guys happy and I hope I succeeded with the surprise album. So thank you so much. All and right. See you guys soon. Yes, and thank you, Donna, sa walang pagsawang pagbisita sa amin of at course. Pagbahagi ng mga magagandang sorpresa gaya ng surprise album ni Miss Donnalyn Bartolome. Kaya naman, abangan pa natin dahil babalik ko siya ng babalik dito para ipromote mo pa mga singles sa kanyang album. Pero syempre, MV na. Pero ito ha, bago tayo magpaalam, happy happy birthday muna to Telmo Solis sa Iloilo. Happy birthday! May belated happy birthday kay Sakto. Kuya Cesar. Ay, ang ating award-winning talent coordinator na hindi nagpa-burger at spaghetti. At syempre, ito ha, lagi niyong abangan guys ang mga VJ natin dito, ang mga VJ of the day natin sa ating programa. At kung kayo din po gusto niyo maging VJ dito sa Letters and Music, mag-message na po kayo sa aming Facebook page at maging updated sa mga happenings sa Letters and Music. Just log on to facebook.com/net25tv at email na rin po kayo sa amin kung meron kayong mga artists na gusto nyo mapanood sa ating Eagle Rock and Rhythm segment or kung meron kayong mga requested music videos na gusto nyo mapanood dito sa ating programa sa lettersandmusic25@gmail.com. Mapapanood nyo din ang mga past episodes at segments ng Letters and Music sa aming YouTube channel. Just subscribe sa youtube.com/net25tv at bukod po dyan, mapapanood nyo din kami din pa mga programs ng Net25 via live streaming. Just log on to www.eaglebroadcasting.net/net25tv at sa aming official website na www.net25.tv. At dahil dyan, kung nabiting kayo sa pakikipagkulitan natin with Miss Donnalyn, ipagpapatuloy po natin sa Pinas FM 95.5. Kaya tutok na kayo ha. From 2 to 5 po ako uupo doon. Hindi ako tatayo kahit nababa niyo ako para sa inyo. Siyempre, maraming salamat sa inyong muli pagtutok sa atin on this Tuesday afternoon. Shout out to my lolo and lola na nanonood ngayon, Mother Lily and Daddy Doming Chu. Hindi yun sa Animator Garden ha. Doming Chu yung lolo ko. But anyway, muli ito po si Apple Chu and I'm 125. Thank you guys. Thank you for this for your hair and nails salon for my hair and nails. Thank you, Donna. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Tamsahamnida.